Tila na pag-iiwanan na ng panahon ang kauna-unahang train system sa Pilipinas, ang Philippine National Railways. Kaya naman para maisalba ito, ipinapanukala sa kamera na isa privado ng PNR. Ang balita hatid ni Bam Alegre. Bago ang MRT at LRT, umarangkada noon sariles ang mga tren ng Philippine National Railways o PNR, ang kauna-unahang train system sa Pilipinas. Ang dating pangalan ng PNR, Ferrocarril de Manila-Dagupan, panahon pa yan ng mga Kastila. Nagsimula ito noong November 24, 1892. At ngayong 2014, malapit na itong mag-122 years old. Walang duda, mahalaga sa ating nakaraan ng PNR. Pero nakahabol na ba ito sa kasalukuyan? Sa isang panukalang batas, isinusulong ni Albay 2nd District Representative Al Francis Bichara ang privatization ng PNR. Isang private company raw ang dapat mamahala rito dahil napabayaan na raw ito ng pamahalaan. Pero ayon sa Department of Transportation and Communication, hindi raw nila binabaliwala ang PNR. Gayunman, bukas ang pintuan ng DOTC sa mga PPP o Private-Public Partnership. Lalo't ganito rin ang sistema sa mga itatayong LRT Line 1 extension sa Cavite at MRT7 sa Quezon City, Bulacan. What the congressman really intends to is have private sector operate and maintain, which then pareho kaming frequency. Kasi kailangan mo pa rin ng regulator eh. Diba? It's a regulator or a GOCC to somewhat run the facilities. There's no push within our from our end to privatize all of this. But definitely we see the importance of the private sector role. Isusumite rin ng DOTC sa NEDA ang dalawang malaking proyekto para sa PNR. Ang North-South Commuter Railway mula Malolos, Bulacan hanggang Calamba, Laguna. At ang Integrated Luzon Railway mula Cagayan hanggang Sorsogon. Patuloy rin daw ang pagpapabuti ng serbisyo at pagsasaayos ng mga tren ng PNR. There are plans to rehabilitate more trains to render more services because yung commuter service natin from Tutuban to Santa Rosa is actually profitable and marami gumagamit and much appreciated. So what we could do there is to add more trains. Pero sakaling matuloy ang privatization ng PNR, payag naman kaya ang ilang pasahero sakaling magtaas na pamasahe? Hindi din ako makakaya kung anong baka ano, tumaas ang pamasahe pa. Eh sa kanya sobrang siksikan eh. Kaya hirap na hirap ang mga pasahero eh. Katulad niyo, sir. Oo, pares ko. Baka tumaas yung bayad, okay lang ba yun? Kung may karampat ng convenience. Yun ang medyo unfair sa mga pasahero. Okay lang naman kung gaganda yung servisyo ng PNR, bakit hindi? Bam Alegre, GMA News.